tamaan, ano, examine your conscience. Alam mo na. Ano bang ugnayan ng bayan sa NDF? Ang bayan ba, sinasabi natin, siya ang... Ang white area at red area, nagtulungan sila para mapababa ang masa sa kanayunan para pumunta sa... Bakit hindi tayo mag-independent? Masulo natin yung pera para sa mga membro, makagawa tayo ng sarili nating livelihood. Tulong kayo or nasa times na kayo na feeling nyo nire-recruit na kayo, I am encouraging you students or kung sino man yung nanonood na... It's gonna be the task of school leaders, the government, the LGU itself. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa isa na naman pong episode ng ating webinar. Samahan niyo po kami ngayong umagang ito upang ibahagi namin sa inyo ang mga napapanahon na diskusyon. At mamaya po ipapakilala po natin ang ating mga naimbitahan na mga magiging lecturer at mga participants natin na makakasama natin dito sa studio at sa ating Zoom. Samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras na balitaktakan at bigayan ng mga impormasyon at kaalaman para po makapagbahagi tayo ng impormasyon sa iba pa nating mga kababayan. At bago nga po natin umpisahan ang ating webinar, simulan natin ang umagang ito ng isang panalangin na susundan ng ating pamasahe. Where there's
Ayan po ano, at sisimulan po natin ang umagang ito ng pagbabahagi naman po ng mga napapanahon na diskusyon. Kaya pwede po natin patatagalin pa at ang ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito ay ang Communist Party of the Philippines o CPP's 53 years of human rights abuse at ang kanyang recruitment to minors. Sa pagkakalam po ng lahat, ano, ang CPP po, or ang Communist Party of the Philippines, ay magdiriwang po ng kanilang anibersaryo ngayong darating na December 26. Ito nga po ay kanila nga pong pang-54 na taon na nga po. At ngayon, bilang ating pagpapaalala sa ating mga manonood, no, sa ginagawa ngang abuso, pang-aabuso nga nitong CPP, NPA, NDF, ay ito po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito at kung paano po silang nagre-recruit ng mga minorte edad upang mapabilang sa kanilang hukbo at kanilang gamitin bilang panlaban ano sa ating gobyerno. At bago po ang lahat ano ay ipapakilala po namin ang ipapakilala po ang ating mga naimbitahan ngayon na mga panauhin na makakasama natin live via Zoom at the same time ang ating rin magiging lecture ngayong umagang ito. Unang-una po sa lahat, kasama natin from ang Provincial Director po ng Department of Social Welfare and Development ng Leyte, Ma'am Mercy C. Pacha. Magandang umaga po, Ma'am. At mamaya ay hingan rin natin, no? Sa side naman ni Ma'am Pacha, kung kumusta na nga, no, ang kanilang mga kabataan natin na nare-recruit at ngayon nga ay nagbalik loob na sa ating gobyerno. At ang ating ring magiging lecturer ngayong umagang ito. Ito ay hindi na po bago sa ating lahat ano dahil parang every time po na naiimbitahan natin itong si Sir ay palagi niyang pinapaunlakan ng ating imbitasyon. No other than the Staff Judge Advocate ng 8th Infantry Division, Major Ryan Balais. Sir, magandang umaga, Sir. And thank you ulit, Sir, sa pagsama sa amin dito sa aming webinar. Good morning. Maraming salamat at iimbitan mo na naman ako dito. Yes, sir. Sabi ko nga nung nakaraan, always ready basta pag-share po ng kaalaman sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Yes, sir. Maraming salamat din po. No? And correction lang po, si Ma'am Mercy Pacha po ay ang Provincial Director ng Provincial Social Welfare and Development Office ng Southern Leyte. Ayan. At yan po ang ating mga participants ngayon at meron din po tayong mga kasama sa Zoom ngayon na dati po ay naging na-recruit nga rin nitong CPP, NPA, NDF. Minor de edad pa po siya nang siya ay ma-recruit. At mamaya ay makakapanayam rin natin at ibabahagi niya rin sa atin ang kanyang mga naging karanasan, sa limut na karanasan sa loob ng hukbong organisasyon. So hindi na po natin patatagalin nga po ano, at umpisahan po natin ang ating usapan, diskusyon ngayong umagang ito. Major Balais, sir. The virtual floor is yours, sir. Okay po. Can I share my screen? Yes, sir. Yan. So while preparing si Major Balais, ay muli iniimbitahan ko po ang lahat ng ating mga manonood, lalong-lalong na po sa ating mga kabataan na nanonood ngayon, na ibahagi po natin, ano? Makialam po tayo, makinig po tayo dahil napakahalaga po nitong ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Ibahagi po natin ito sa ating mga sa ating kapwa, mga estudyante, mga kabataan natin ngayon para po mas mabigyan po sila ng kaalaman at impormasyon sa ginagawang pangre-recruit nitong komunistang grupo sa ating mga kabataan. Ngayon, balikan po natin si Major Balais.
Muli po, magandang umaga po sa mga tagapakinig, sa mga taga-Samar, maupay na aga, sa mga taga-Leyte, maupay na aga, Bisaya, maayong buntag. ang i-ano ko po ngayon, ang topic po natin ngayon is recruitment of minors. Kung inyo pong makikita, nasa slide po natin, yung 53 years human rights abuse, actually violations din ito ng international humanitarian law, ay yung pag-recruit po ng minors. So ako po si Major Ryan Balais po, ang legal officer po o mas kilala sa tawag na Division Staff Judge Advocate po ng 8th Infantry Division. So ang pag-uusapan po natin sa ngayong umaga ay iikot po diyan. Una po, sa konteksto po, bakit po ba ipinagbabawal yung pag-recruit ng mga bata sa armed groups at saka pagpasali sa armed conflict? Pag-uusapan din po natin kung ano po yung mga batas na nagbabawal po nito at ano po yung assurance po ng inyong Philippine Army. So, una, bakit nga ba ipinagbabawal ang pag-recruit ng mga bata sa armed group o pagpasali sa isang armed conflict o giyera? Unang-una, ang mga bata po kasi ay tinatawag nating zones of peace. Ibig sabihin po, hindi po dapat natin inaabuso po yung innocence ng kabataan. Kasi instead of joining armed groups or armed conflict, dapat po yan nag-aaral, naglalaro. Ibig sabihin, ini-enjoy po yung kanyang pagkabata. Pangalawa po, children should not be the object of attack and shall be entitled to special respect and protection. Pag bata po kasi, hindi pa niya naiintindihan yung concept ng labanan. So, hindi po dapat siya sinasali sa karahasan. Ngayon po, kung nire-recruit po sila sa armed group, pinapasali sila sa armed conflict, nagiging vulnerable po sila sa attacks. Kasi syempre, pag ganyan, nagiging legitimate target sila pag may hawak silang baril. Kaya po, ang atin po, hindi po sila dapat isasali sa armed group para po hindi po sila maging target or maging object sa attacks. Ngayon po, ang isa pong konteksto natin is meron pong giyera sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ng CPP, NPA, NDFP. So, merong existing war. Ngayon po, ang compliance po dyan, yung Armed Forces of the Philippines, hindi po tayo nagre-recruit ng mga bata. Kaya po yung enlistment natin sa sundalo, nagsisimula po yan 18 years old above. Ang nakakalungkot po nito, sa kabilang side naman po, ang CPP, NPA, NDF, is hindi po sumusunod sa patakaran na ito na kahit sa international community po ay talagang ipinagbabawal na po yung pag-recruit ng bata papunta sa armed group at para isali sa gera. Ngayon, baka po tanungin natin, ano ba ang mga patunay natin? Kasi minsan iisipin natin, baka sabi-sabi lang yan na may nagre-recruit ang NPA ng mga bata. Sa buong Pilipinas po, nangyayari po ito. Itong ipapakita ko po sa inyong video, makikita nyo po dyan yung testimonya po ng mga former rebels, mga magulang. Makikita natin dito na talaga namang may recruitment at hindi natin pwedeng i-deny. Panoorin po natin, maikli lang po ito. Alem was a student at the Polytechnic University of the Philippines when she was recruited by the League of Filipino Students. She eventually joined an underground organization connected to the New People's Army. Sinusubukan na pala niya ako noon recruitin sa underground organization na Kabataang Makabayan. Pagkatapos po ng tatlong buwan sa bukid noon, tatlong buwan na ulit po sa Compostela Valley. Agnes, a former rebel, says she was recruited by the NPA when she was 13 years old. Una po munang naging tasking ko, magdala ng bala from Naga to Legazpi. Nung ma-recruit po ako nung first year, estudyante po ako by day,
NPA by night. State University varsity player Nancy Dologan, also a former rebel, says she was recruited and joined anti-government protests. Napunta ako ng bukid noon. Sumawak po ako ng baril doon. Nanumpa ako. They are just some of the former rebels who testified at the Senate Wednesday that the NPA recruits students using legal organizations as fronts. Former rebel Alvin Torero reveals one of the NPA strategies in recruiting students is to zero in on those who face challenges, those who are poor, and those with family problems. Pag po nabigyan ko na sila ng pagkain, akin na po yun. Last week, Elvi Kaalaman and Relisa Lucero told the Senate their children are missing and communist groups had already recruited them. So nakita nyo po, no? Mayroon talagang recruitment all over the Philippines ng mga bata. Yun, testimonyo na po yun ng mga former rebels mismo at ng mga parents. Dito naman, itong mas recent, no? 12 ito katao, nag-surrender sila sa 4th Infantry Division sa Misamis Oriental. Mga bata po ito, kung makikita nyo po sa larawan, talagang mga child warriors ito na rinikrut po ng New People's Army. Ito naman, dito sa Leyte, so makikita nyo, yung isa buong Pilipinas, yung isa sa Mindanao. Dito sa atin, sa Leyte, meron din tayong textbook example, si Kashane, na nirekrut dito sa Leyte nung siya ay 13 years old pa lamang. So mayroon tayong at least tatlong batas na nagbabawal ng recruitment recruitment ng mga bata para sumali sa armed group or gamitin sa armed conflict. At least tatlo. I-discuss natin. Ang una dyan, yung sa Section 4, sa paragraph 24 ng Republic Act 9851, ang nakalagay po dyan, conscripting, enlisting, or recruiting children under 18 years old into an armed force or group other than the National Armed Forces. So, actually, ano yan eh? Tatlo ang offenses dyan. Una, bata pasalihin sa National Armed Forces, which is on the part of the government, hindi natin ginagawa yan. Kaya nga po, may age limit ang pag-recruit natin ng sundalo, 18 years old above. Pangalawang offense dyan, yung other than the armed forces, National Armed Forces, yung mga armed groups, isa na dyan yung NPA, hindi dapat sila pwede mag-recruit ng below 18 years old. Which is, unfortunately, sabi ko nga kanina, lagi nilang nababiolate ito. Pangatlong offense dyan is yung paggamit ng below 18 years old para actively mag-participate sa hostilities o labanan. Nababiolate din po yan ng CPP, NPA, NDFP. Ang pangalawa namang batas, ito mas bago-bago ito eh, kasi between 2019 and 2020 ito eh, 2020. Ito ang Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict ng Republic Act 11188. Ano ang sinabi niyan sa Section 9, Paragraph B? Sabi diyan, bawal po ang paggamit ng mga bata sa armed conflict in any capacity. Ibig sabihin po, kahit ano pong partisipasyon, for example, kahit mag-lookout lang, maging medical, magdala ng gamit, bawal po yun. Dito sa RA 1188, lahat po ng paggamit ng mga bata na gagamitin mo sa armed conflict, bawal. Hindi po totoo na yung usual kasing palusot ng NPA dyan, ang usual nilang palusot, sasabihin nila, nag-integrate lang po. Hindi pa po siya full-time integration. Aba, bawal ho yan sa batas. Kasi kapag in-integrate mo yan, pinag-perform mo na ng mga functions na gamit sa armed conflict. Di ba? So, hindi uubra yung mga palusot na yan na in-integrate lang.
Ano pa? Ang nakalagay dyan, isa pang batas, Section 22, Republic Act Number 7610, or yung sa Child Abuse Law. Anong nakasulat dyan? Children shall not be recruited to become members of the armed forces of the Philippines, of its civilian units, or other armed groups, nor shall be allowed to take part in fighting used as guides, couriers, or spies. Sabi ko nga kanina, ang gobyerno po natin, ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ang Armed Forces of the Philippines, kung saan nakailalim ang Philippine Army, hindi po tayo nag-i-enlist ng mga bata. Ang age requirement po natin ay 18 years old and above. So ang may violation lagi dito is yung CPP, NPA, NDFP. Ngayon, ano po ang assurance on the part of the Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Army, ang inyong 8th Infantry Division, kasama na of course dyan yung 802nd Brigade. Ang inyo pong kasundaluhan ay laging nakahanda para proteksyonan ang mga bata. Meron man o walang armed conflict. Ito po yan sa assurance namin. Pangalawa, yung mga violators neto ay pinafailan natin ng kaso para panagutin sila sa batas. Isang ehemplo dyan is yung situation ni Cashane. Nag-file po tayo ng violations no ng 11188 Child in Armed Conflict na kasalukuyang ngayong nakasampa sa Regional Trial Court dyan sa Leyte. Ano pa? Kung tayo ay, sinabi ko ito last time na, no? Kung tayo ay magtutulong-tulong as a nation, whole of nation, kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, yung Philippine Army, yung mga komunidad, matitigil natin itong mga, ito kasi is, yung recruitment of minors actually is a form of atrocity ng mga NPA. Matitigil natin ito. Kaya nating pigilan basta magsama-sama tayo. Ang gagawin lang natin, una, maging aware tayo na bawal po yan. Bawal yung pag-recruit ng mga bata. Pangalawa, kung mayroon pong nagre-recruit ng mga bata, isumbong po natin sa mga kinauukulan para mapigilan sila. Pangatlo, kapag nasampahan na natin ng kaso, yung mga perpetrators nito o yung gumagawa nito ng pag-recruit, pang-aabuso sa mga bata, eh tulungan nyo po kami na makonvict sila sa korte sa pamamagitan po ng pagtistigo. So, yun po ang aking presentasyon. Pinaikli ko lang po kasi alam ko mamaya marami ring diskusyon kapag nag-open forum na tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Major Balay, ng Staff Judge Advocate ng 8th Infantry Division, sir. Napaka-iksi po ng presentation, no? Pero na paniguradong naintindihan naman po ng ating mga manonood, no? Dahil yun nga po, hindi na po natin pahahabain pa, hindi na po kailangan pahabain ni Major Balay ang kanyang explanation dahil napakasimple po ng nais na ipahayag ng ating topic ngayong umagang ito. Ang 54 na taon nga na pang-re-recruit human rights abuse ng CPP, ng Communist Party of the Philippines sa ating mga kabataan. So sir, bago po tayo mag-open forum, sir, no? May kasama rin po tayo ngayon, Provincial Director ng Provincial Social Welfare and Development Office ng Southern Leyte, Ma'am Mercy. Ma'am, magandang umaga po. Ma'am Mercy Pacha, ma'am, magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, ma'am. Mukhang nakamute po ata si Ma'am Pacha. Ma'am, magandang umaga po.
Mukhang hindi po ata tayo naririnig ni Ma'am Pacha. Ma'am, magandang umaga po. Naririnig niyo po ba kami, ma'am? Yes, ma'am. I can hear you. Mukhang hindi po natin masyadong marinig sa side po ni Ma'am Mercy. Yes, siguro ma'am, balikan na lamang po namin kayo, ma'am, no? Yes, ma'am, maraming salamat po. At kasama rin po natin ngayon, na-mention nga ito ni Major Balayes, no? Ang isa sa kabataan. Ito, palagi natin sila naiimbitahan tuwing webinar natin at kampanaryo. Ngayon ay magbabahagi naman siya ng kanyang magandang karanasan. Kasama po natin ngayon si Kashin. Yan, kasama po natin ngayon si Ria Lynn. Magandang umaga. Hello, ma'am. Magandang umaga din. Yes. Takalaman po ng lahat, ano, si Ria Lynn ay naging na-recruit din ng CBP-NPA-NDF sa murang edad. Kaya ngayon, ibabahagi ngayon, nagbalik loob nga si Ria Lynn sa ating gobyerno at ibabahagi niya sa atin ngayon ang kanyang mga naging karanasan sa loob ng organisasyon. Ria Lynn, pwede mo bang ibahagi sa ating mga manonood, ano, kung paano kanilang nirecruit at kung ano ang yung mga naging karanasan sa loob ng organisasyon? Yes, ma'am. Muna ako po si Ria Lynn. Na-recruit ako noon 13 years old pa lang yung edad ko. Tapos, noon una, napakilala sila sa akin na mag-ano lang daw sila, maglaro lang daw ng basketball sa lugar namin. Pero mali pala. Akala ko, ordinary lang sila na mga tao. Yun ang pakilala nila sa amin. Pero, hindi nagtagal, nagpakilala na sila na isa silang NPA. Isa silang grupo ng NPA. Kaya, nagpaalam sila sa ano ko sa magulang ko na mag-ano magkampo doon sa mismo sa tinatrabuhan ng mga magulang ko, pero hindi sana si Papa pumayag, pero pinipilit siya ng mga NPA na napayagan sila na magkampo doon sa malapit sa trabaho ni Papa, kaya natumuloy sila doon sa malapit sa bahay namin, doon sila nagkampo. Hindi nagtagal, nagka-inkontro yung NPA tapos yung sundalo. Kaya doon, nagkamalabo na, tapos yung ginawa ng NPA para matakot kami, yung pamilya namin, sinabihan kami na pag hindi daw kami umalis doon sa tinirahan namin na bahay, masakiro daw kami lahat ng pamilya namin. Kaya si Papa natakot. Kaya sabi ng NPA, yung mas maganda ng gawin ni Papa, na sumama si Papa doon sa kanila para meron si Papang ilaban. Kahit man lang magkano-ano, meron si Papang ilaban sa mga sundalo. Kaya nung nakadesisyon si Papa na sumama na lang, tapos kami na maiwalay kami. Ako, iniwan ako sa tita ko, tapos hindi din nagtagal, kinausap ako sa commander nila na iano daw ako, paaralin daw ako. Kasi yun kasi yung pinakaano ko na nahinto ako sa pag-aral, lagi ako umiyak kasi gusto ko talaga mag-aral, makapagtapos. Tapos sabi ng commander namin na para makapagtapos ka, kahit man wala na yung mga magulang mo, makapagtapos ka pa rin. Kasi may paaralan kami na para sa'yo. Kaya pumayag ako. Kaya sabi nila, kukunin daw ako nila, papunta kami ng Beleran sa Naval. Kaya pumayag ako. Tapos pag hindi rin nagtagal nun, sinama, mayroong nagsundo sa akin na tulad ko, tapos dinala ako sa ano, kala ko punta talaga kami dun sa syudad, pero hindi pala, sinama ako pala papunta ng bundok. Pagkatapos nun, sabi ng kasamahan ko na si Michael, sabi niya, dadaan lang daw kami sa base ng kasamahan. Kaya kasi alam ko na kung ano yung kasamahan, kasi yung papa ko naging PE na, kaya hindi na ako natakot. Kaya pagdating ko dun, madilim, tapos maraming lamok. Tapos kinausap ako ng babae doon na si Lila na doon lang muna daw ako magpapalipas ng gabi. Tapos pagkaaga, doon pa rin daw ako mag-aantay ng ilang days para maayos na yung tirahan ko. Pero hindi din nag-ano, sabi nila kasi daw gusto ko daw mag-doktor. Kaya sabi nila habang nag-antay ka sa
sa kalagyan sa tirahan mo dun sa labas, mag-training ka dito ng pagka-medical dito sa loob. Para pag-apply mo ng trabaho, hindi ka na mahirapan sa pag-training. Kaya pumayag ako na mag-ano, pumayag ako na mag-training muna dun sa loob nila. Kaya natuto na ako na maging ano, mag-manuli, tapos mag-ano ng ngipin. Tinuruan na nila na ako na mag-angkipangchur. Sa edad ko pa lang na 30. Kaya nun, meron na akong natutuhan dun sa loob ng MPA. Tapos hindi din nagtagal, hindi pa ako umabot ng buwan dun. Hindi ko alam na yung tinuring ko na papa or pamilya ko na siya dahil malayo ko sa mga magulang ko. Pero siya pala yung may masamang balak sa akin. Hindi ko inasahan na mangyayari yun sa akin sa edad ko pa lang na 13. Kasi mismo si Yuyo Dodong, yung pinakamalapit ko na kasamahan doon, siya pala yung maghasa sa akin na hindi ko alam na kung bakit ginawa niya sa akin, wala naman akong ginawa na ano sa kanya. Hindi ko inasahan na ganun pala kasama yung mga NPA sa edad ko pa lang na 13 years old. Kaya naano ako na bakit ganito, sa ano pa na wala pa akong kaalaman kung ano yung kung anong klase ng NPA, kung ano sila. Kaya sabi ng nag-ano sa akin, sabi niya, pag magsabi ako sa mga kasamahan namin kahit sino, papatayin niya ako. Kung hindi man ako, yung pamilya ko kasi hawak niya. Kaya natakot ako, mas pinipili ko na ako yung magkimkim sa sakit na dinadala ko kaysa na madama yung pamilya ko. Kaya mga 1 year, dinadala-dala ko yun, tapos nilipat nila ako ng ibang unit, tapos nagkasama na kami ng mga magulang ko. Useless lang pa rin kasi kahit nalaman na yung mga magulang ko, kinakausap kami, wala pa rin nagawa yung mga magulang ko dahil control lang kami, nakailalim lang kami sa mga commander. Tapos nun, kinakausap kami kung ano yung ihahatol sa kanya. Dalawa yung pinapili nila sa akin, yung kamatayan din yung pagbaba sa posisyon niya. Yung pinipili ko is yung pagpatay sa kanya. Kasi grabe yung sakit yung naramdaman ko na bakit ginawa niya sa akin yun. Kasi wala akong ibang tinuring ama dun sa unit nila kundi siya. Kaya yun, ilang buwan, kinausap na naman ako sa commander. Sabi niya, hindi daw. Kasi may kasalanan daw din ako. Bakit daw sinampal ko yung commander? Sa yun, parang naano ako, parang nangihina ako nung time na yun. Kasi bakit sa ganun lang na rason, binabaliktad na ako. Hindi ginagawa nila yung sinasabi nila na ihahatol sa kanya. Kaya parang na-dismiss yung tinatawag nila doon na kaso doon sa loob. Parang nawala yung hustisya na hinahanap ko doon sa loob na sana mabigyan ng hustisya yung nangyari sa akin. Nawala. Tapos nung time na yun, lagi akong sinasabak sa kahit saan na mga lakad, kahit man hindi ko kaya, pinipilit nilang kakayanin ko. Tapos pagtapos ko, natapos na ako sa training medical, naging medical na ako sa squad or team, tinitraining naman nila ako pagiging, ano na ako noon, 14. 14 din 15 na ako noon time na yun. Tinitraining naman ako nila kung paano maging organizer sa mga bata noon. Tapos, hindi ko alam na sinasama nila ako sa gira na pala yun. Na pumunta kami sa Lite dito, pagpunta namin, sinama nila ako, dalawa lang kaming babae, sinama nila ako sa team. Ako yung medical sa team. Tapos, nung time na ako yung pinatraining, ako yung pinalead nila sa ano, exercise namin sa aga. Hindi ko alam na magkaputokan na pala nung time na yun kasi mayroon na palang mga sundalong nakaano sa amin. Kaya nung time, nasabak ako sa gira ng time na yun. Sa edad ko palang na 15, naranasan ko na yung putokan dun sa loob. Kaya na, natakot ako, baka mapaano. Tapos, kasi ako yung medical, na iwan lahat yung mga gamit ko. Kasi hindi ko pa alam anong gagawin ko nun. Tapos nun, pag-assist namin, sinisisi nila ako, bakit iniwan ko yung mga gamit lahat dun, pati yung mga dokumento. Parang sa akin lahat yung inaano about sa medical din sa mga dokumentong nahawak ko. Kasi nagiging organizing ako sa mga kabataan dun sa loob.
isa na din ako doon, tapos medical din ako. Kaya naiwan lahat kasi doon sa bag. Sinisi ako ng team leader namin. Kaya parang naano ako, nanghina ako. Dapat sana, dapat sana tulungan kung paano maging masigla ulit. Pero parang dinadown nila ako. Kaya noong time na yun, nag-iisip ako, asan kayo yung tama? Wala pang justisya yung hinahanap ko. Pero andito na naman. Pagkatapos, tinitraining na naman kami kung paano kami magkaano sa gira. Pag nasabak na kami sa gira, kung anong gagawin namin. Nitraining kami sa kumbatan. Sa edad ko palang na 15, yun na yung pinagawa nila sa akin. Na yung hinahanap ko pa, paaralin ako. Yun na pala yung sinasabi nila na mayroon paaralan sa kanila. Yun na pala. Hindi ko yung nakala na yun pala yung sinasabi nila na paaralan. Kasi doon may mga libro sila, pinabasa kami ng libro. Kahit ayaw kong mag-aral doon, ayaw kong magbasa kasi yung hinahanap ko, hindi yun. Pero pinipilit nila. Wala kaming magawa sa isang tulad ko lang na member lang doon, na baguhan lang. Musunod ka talaga sa kanila, kahit bawal ka magtanggi. Sinasabi nila sa mga tao na kinaharap nila ng mga tao na hindi pa alam kung ano sila, sabi nila may mga karapatan lahat ng tao doon sa loob. Kaya tulungan kung mayroong problema. Pero doon sa loob, hindi pala. Pag mayroong kang problema, mas lalo sila nagbibigay ng problema. Hindi totoo na tumulong sila. Kasi sa akin, meron ako, pagpasok ko doon yung problema ko lang, gusto ako makapagtapos pag-aral. Pero pagdating ko doon, mas lumala yung problema ko. Yung problema ko lang, kung paano ako makalutas sa pag-aral. Pero yung problema ko doon, naging mabigat. Nag-asa ako sa commander namin, nasabak pa ko sa gira, tapos may mga trato pa sila doon na hindi maganda, parang natutruma pa ako sa ginawa ng commander namin doon, sa mga, lalo, mas naging ano pa ako sa mga pagtrato sa ibang unit na pinuntahan ko, parang grabe yung ano nila. Hindi nila binigyan ng konsiderasyon yung isang tulad ko na sana tinulungan nila kasi lahat naman talagang na dumaan sa paghahasa may pagka-trauma talaga pero hindi nila yun inaano na meron siyang naramdaman na ganun dapat hindi ganito pero hindi mas lalo nilang inaano yung isang tulad ko na may pinagdaanan dun sa loob na ganyan hindi nila inaano hindi nila binigyan ng pansin mas lalo nilang dinudoon sa mga trabaho kasi sabi nila pag may mga ganun na problema, dapat i-busy yan sa trabaho. Kaya sinasama-sama nila ako kung saan na mga mas work, kung saan lakad. Kahit meron akong naramdaman na masama or nilagnat or ano pa dyan, kahit nagkakasakit na ako, sinasama pa rin nila ako. Hindi lang naman ako talaga yung babae doon na ginagano nila. Marami kami, kahit man yung babae na may mga asawa na, basta gusto ng commander, gusto nila na mapagsakan nila talaga. Hindi lang sa unit namin, kundi sa iba pa yung alam ko na kung ano talaga sila. Sabi ko sarili ko, hindi pala ako yung nagkaganito lang. Mas marami pala yung iba pa nga pinatay pa ng commander. Muna, grabe yung ano ko na yung pinagdaanan ko sa ganung edad ko pa lang, na minor pa lang ako, hindi nila sabi pa nga nila sa akin, hindi daw magbabase yung kamatsura ng tao sa edad. Oo, tama sila. Pero yung tinuro nila, hindi tama. Kaya naisip ko na hindi dito yung tama. Yung sabi nila, yung inaano nila sa akin na doktrina, na grabe yung takot ko sa mga sundalo, kung gaano daw kasama yung sundalo, yung mga propaganda nila. Oo, may takot ako nung time na yun. Pero mas iniisip ko, kung ganito yung sundalo, bakit ganito din yung NPA na napailalim ko ngayon? Kaya nasabi ko, asan kayo yung tama dito? Kaya naisip ko, babalik ko paging masigla doon sa trabaho. Kasi yung time na yun, nangihina na ako. Tapos sabi ng mga NP doon na hindi na ako isama sa mga lakad-lakad kasi pag isama ako, baka iba na daw yung isabi ko sa mga tao. Kaya yun,
lagi na lang ako sa loob ng kampo. Kasi sabi ng magulang ko, sabi ng ate ko, na dapat babalik ako pag masigla ng pagka-medical, dun pagiging propagandista na pagkababae, sabi ng magulang, sabi ng ate ko. Kaya binalikan ko yun kung gaano ako ka-active sa trabaho ko para makita din nila, din mabalik yung tiwala nila sa akin. Kaya nun, binalik yun, bumalik yung tiwala nila sa akin. Sinama na naman ako sa mga punta ng mga barangay, mag-entertain ng mga kabataan, kung sino yung nakukuha namin. Kaya nun, chance naging, ano na namin, chance na tumakas kami. Kaya naisipan namin na lalabas talaga kami dun. Pag abot ko ng 3 taon dun sa bundok, na grabe yung naranasan ko, na hindi man lang inaano nila, iniwan ko sila kasama yung ate ko. O kahit meron akong takot na dala-dala, takot sa sundalo kasi yun ang pinamulat nila sa akin. Kaya nun, pagdating ko, pag-surrender ko, pagdating ko dito, malaking mali pala yung inaakala ko. Kasi pagdating ko dito, kahit wala akong mga magulang, pero andyan yung mga sundalong naging ama't ina ko. Kahit man sila lalaki yung una kong nakita, pero sila yung nagiging mamagpapa ko. Binigay nila lahat kung anong kailangan, pinakita nila kung gaano mag-alaga yung isang gobyerno. Kaya doon naisip ko, yung mga propaganda nila sa mga tao, yung pinopropaganda ko sa mga kabataan, ako mismo yung nagbigay ng pag-aaral sa kanila kung paano sila manlinlang, malaking mali pala yun. Kaya naisip ko, dapat din naman ngayon, babalikan ko yung maling ginagawa ko, dapat ibalik ko sa kanila na mali yun, dapat ganito yung tama. And naisip ko, magbalik ako sa gobyerno. Kaya yun, ngayon, naisip ko na lahat kung ano yung kamalian pala yung inti, ganito pala sila kasama. Dapat wala nang maraming kabataan na mangyari tulad ko. Eh grabe yung sakit yung naramdaman ko na kala ko ako lang, pero marami pala kaming mga kabataan na nalinglang sa inti na sa iba-ibang lugar. Kaya sana sa mga sa mga kabataan din, sa mga ibang tao na nanonood, hindi sana mangyari yun sa mga kabataan ngayon nag-aaral, na hindi mangyayari yung nangyayari sa akin. Kasi grabe yung naranasan yung iba pa nga, namamatay pa. Papasalamat pa ako kasi andyan pa yung mga sundalong tumulong sa akin ngayon, na pinapaaral ako, na yun ang hinihingi ko na totoong pag-aaral. Hindi pag-aaral ng kung paano lumaban sa gobyerno. Ito pala yung tamang sinasabi na pag-aaral kung paano mo makamit yung pangarap mo. Kaya ngayon, patuloy pa rin ako nag-aaral. Eh malaking pasasalamat ko na hindi sinasabi na hindi pa talaga huli ang lahat na bumalik sa gobyerno. Ayan po, ma'am, sir. Maraming salamat po. Yalina, no? Napakatapang mo. Sa mga nakikinig ngayon, no? Kahit ako, talagang napamangha mo ako dahil napaka masalimuot ng mga pinagdaanan mo sa loob ng sa kamay ng mga komunistang, ng mga taong talagang inabuso ka. Hindi lang physically, mentally, lahat-lahat nasa sayo, eh. Physically, mentally, spiritually, you are tortured dahil talagang napaka unimaginable kung talagang hindi natin ma-imagine yung mga na-experience mo. Pero napakatapang mo na ibinahagi mo sa amin ngayon ang mga naging experience mo. Ito hindi naman natilingin sa amin to, no, kahit ako, ilang beses ko na rin narinig ang kwento mo, Rialyn, pero every time na sinishare mo sa amin to, ay talagang hindi ko pa rin lubos maisip na ngayon andyan ka, you're living your life to the fullest, na yung mga hindi mo na experience sa loob ng organisasyon, at gusto mo pa rin i-pursue ang pag-aaral mo despite sa mga pinagdaanan mo, which is very talagang nakaka-proud, ano? Dahil ako, kahit ako babae, kung ako yung naka-experience ng mga pinagdaanan mo, talagang hindi lang trauma, mental breakdown, lahat-lahat depression, anxiety, lahat-lahat siguro ng mga
mental problems mai-experience ko dahil sa napaka-traumatizing nga naman ng iyong pinagdaanan. Thank you, no? Thank you talaga. Thank you sa pagbabahagi mo nitong iyong experience nga, nitong mga naging karanasan mo sa loob. Yung na-mention mo pala kanina, Rialyn, no? Yung nagtutuli ka at nagagabot, nagbubunot ka ng ngipin. Tama ba? Yes, ma'am. Kanino mo pina-perform yun, yung mga pagtutuli sa miyembro ba or sa komunidad? Bumababa talaga kayong komunidad para magtuli at magbunot ng ngipin? Actually, ma'am, yung ano, ma'am, yung, di ba nag-re-recruit kami? Mm-mm. Yung pamilya, yung mga magulang na nire-recruit namin na orchid na sila, yung mga anak nila na hindi pa natuli or may mga sira ng ngipin, pero kung kaya nila pumunta dun sa bundok na mas ligtas, na hindi maano ng mga tao or mga sundalo, doon namin pinapunta. Mag-ano kami ng binyo kung saan may mag-tuli, doon mag-ano ng ngipin. Kaya doon kami nag-servisyo. Yung sino lang yung mga kontak namin na hindi talaga kami papasok sa barangay tulad ng mga sundalo na servisyo karaban, ganun, hindi kami nag-aaral ng ganun. Yung amin lang, yung mga kontak namin na isang pamilyahan, kung meron silang problema na sa ngipin, pinapunta namin kunwari dun sa binyo namin. Tapos doon na kami maggumawa ng paraan kung paano sila matuli, din maanuhan ng ngipin. Yun po, ma'am. Yung mga tinutuli nyo, Rialyn, aware ba sila na mga NPA kayo? Yes, ma'am. Aware sila. Kaya hindi kami magtuli, ma'am, pag hindi sila kontak. Hmm. Yung tinutuli lang namin, lalo na yung isang barangay o organisasyon, isang matibay na organisasyon na yan, pwede na kami papasok sa barangay. Doon na kami gawa ng ano, paraan kung paano kami makatuli, doon mismo sa barangay. Pero pag yung isang barangay hindi pa konsulado, yung mga kontak pa lang namin na ilang pamilyahan, yung mga anak nila or sino yung member nila na membro sa pamilya na may mga sakit na ngipin or ano yung ano nila, pinapunta namin sa pwede sa base namin kung malapit-lapit lang or mag-ano kami ng binyo. Yun lang, ma'am. So, nakakapanlumo, no? Ang mga narinig natin na mga naging karanasan nga ni Rialyn. Major Balizer, kung yes, sir. Good morning, ulit, sir. Sir, doon po sa ito, no, sa kaso nga po ni Rialyn, panigurado naman po, hindi lamang po si Rialyn ang naka-experience nga ng pang-aabuso nitong teroristang si PPNP nga po, no. May iba pa po tayong mga menor de edad na na-record din natin diyan sa ating division po, sa ating judge advocate. Sir, ano po yung may mga updates po ba tayo with regards po kung sa mga ongoing po na ganitong klase po ng kaso kagaya ng kay Rialyn, sir? Alam mo, ano, ganito kasi ang problema natin, no? Yung kalaban kasi natin, or yung CPP, NPNDF, is hindi sila humaharap sa mga reklamo sa kanila. Hindi sila nag-a-appear, hindi sila nag-defend ng sarili nila. In fact, kung makikita mo yung video kanina, no, Senate inquiry yun, publicly nagpa-Senate inquiry si Senator Bato. Ano yung sagot ng ibang grupo? Ang sagot nila, may mas mahalaga pang bagay, bakit yan ang pinag-usapan sa Senado? Di ba? Ganun ang sagot nila. Ibig sabihin, dinideflect nila yung topic kapag ito yung usapan. Ganun ang mindset nila. Parang dinadownplay nila na wala yan. Ganun ang injustice actually na gusto nilang marating. Pag tinignan mo yung buong video doon, may congressman from a certain party list na ang kanyang criticism doon sa ginawang Senate hearing, bakit daw yan ang pinag-uusapan? Mas marami pang mahalaga daw na dapat pag-usapan ng Senado. Imagine that. Abuse of minors, recruitment of minors, sasabihin nilang mas may mahalaga pa. Diba? Ganun ang mindset nila. So, with the cases,
yung kay Riel, ina-file natin yung kaso. Nagkaroon ng probable cause yung violation ng 11188. Pending yan sa Regional Trial Court. Ang problema, yung akusado doon, yung recruiter niya, is hindi naman umarap sa kaso. So meron yung pending warrant of arrest. Wanted yun ngayon. So, kaya nag-a-appeal tayo sa taong bayan, no? Pag nakita nyo yung ano na yon, mga perpetrators, isumbong nyo para ma-aresto at madala sa korte. With regards naman sa iba pang mga bata, actually last week nagkaroon kami ng international humanitarian law workshop. I was shocked. Akala ko kasi kunti lang. Pagdating ng mga former rebels, ang dami pala nila na mga former child warriors. Ang dami nila doon. So, ang action natin, nangangalap lang tayo ng mga ebidensya. Pag nakakuha tayo ng nagawa natin na airtight yung kaso, naayos natin yung case build-up, is magpa-file pa ulit kami ng mga kaso regarding that. So, I repeat, no, we are doing our best. Kasama natin yung Philippine National Police dyan na laging nakaalalay, yung Criminal Investigation and Detection Group, yung CIDG, at saka yung investigation sa R7 ng PNP Regional Office Region 8. Lagi silang nakatutok dyan, lagi nating kasama, lagi silang tumutulong. So, ang akin lang, huwag tayong paghinaan ng loob, umuusad ang kaso, magtiwala tayo sa sistema, umuusad ang kaso. Umuusad siya pag nagre-reklamo tayo. Nagkataon lang na ang mga NPA, hindi sila humaharap, hindi nila hinaharap yung kaso, ayaw nilang pag-usapan. Yun ang challenge. So, ang akin, no, as a legal professional, siguro pagtulungan tayo para madala sila sa kamay ng batas. Isumbong natin kung nasaan sila para ma-aresto sila, madala sila sa korte. Yun ang akin. Thank you. Maraming salamat, sir. At yun nga, no? Napakahirap, no, na gusto nating maproseso itong mga ganitong klase ng kaso, pero mismo ang CPP-NPA pa ang hindi humaharap dahil sinasabi, kinukonsider nila na mas importante pa na bagay instead na pag-ukulan nila ng atensyon itong mga ganitong klase. Pero sa atin lahat, minor, recruitment of minor, abuso sa mga kabataan natin, hindi ba natin makukonsider yun na importante? Sinasabi natin na kabataan ang pag-asa ng bayan, pero winawalang bahala natin pag mga kabataan na yung mga nalalagay sa alanganin. Sabi pa nga ni Major Balayas kanina, no, children should not be the object of attack. Pero hindi natin, pag mga ganitong klase na ng kaso ng mga kabataan ang involved, hindi nila, which parang pinapakita lang nila, sir, no, na talagang guilty sila sa part na yon, dahil bakit ayaw nilang harapin? Kung hindi man, kung gusto nilang itanggi na hindi nga ginagawa ng CPP-NPA itong ginagawa nilang pang-aabuso sa mga kabataan, bakit hindi nila kayang harapin sa korte o sa kongreso? So, thank you, Sir Balayas, ano? Kasama rin po natin si Ma'am Mercy Pacha nga ng Southern Leyte Social Welfare and Development Office. Ma'am Mercy, naririnig niyo na po ba kami, ma'am? Ma'am Mercy? Yes, balikan na lang po natin ulit si Ma'am Mercy, ano? Sir, how about naman sa part natin, no, ng mga kasundaluhan natin, aside na isinusulungan natin itong makuha natin ang hustisya sa mga minor de edad natin na naabuso nga. Gaya nga na naging experience si Riel, na isa lamang sa mga kabataan na inabuso nga ng CPP-NPA. Ano naman po yung mga ginagawa natin, mga precautionary measures, sir, para yung mga kabataan natin na
mga kabataan natin, sir, is hindi na nga, no, para mawala yung trauma nila. Lalo-lalo na sa mga ganitong klase ng experiencer na pinakialaman sila ng kanilang mga commander. Yung ano kasi natin, yung programa natin sa Philippine Army, hindi naman siya independent action na pag mayroong former rebel at na alam na pag-alaman natin through interviews na child warrior sila, sinosolo natin, hindi ganoon. Ang doktrina kasi natin or ang internal policies natin is lagi nating kasama diyan yung DSWD, yung MSWD o lagi nating sinasama dahil diyan sa framework ng whole of nation approach. So ang ginagawa natin, once meron tayong na-identify na former child warrior, itatap agad natin yung DSWD, ipapagbigay natin alam sa kanila agad na mayroong ganitong child warrior. So ang DSWD naman or ang sa LGU na MSWD o nagbibigay agad sila ng intervention. So kumbaga, ang programa natin ngayon, lahat ng ahensya ng gobyerno, ini-involve natin. For example, kung ang problema ng child warrior natin is sa pag-aaral, tinatap agad natin yung Department of Education kung ano yung mga programa nila. Pag ang problema, pag ang gusto nila makapag-file ng kaso, tinatap agad natin yung Philippine National Police, yung NBI, tinitingnan natin kung ano ang pwedeng ma-file na kaso. Pag ang problema naman nila sa yung kailangan nila ng pangsimula sa pangkabuhayan, tinatap natin yung DSWD. Pag gusto naman nila ng counseling, ganun din, tinatap din natin yung DSWD. So ang approach natin is holistic. Hindi ito programa ng Army lang. So kung may makikita ang taong bayan, no, na minsan nakikita nila may child warriors, ano po yan? Laging in coordination with other government agency. May consent po yan. So, yun po. Pangalawa po, mayroon pa isa tayong effort na hindi dapat natin i-discount. No? Yung isa nating effort actually is napakahalaga. Itong spreading awareness, itong advocacy. Itong ginagawa natin ngayon, napakahalagang bagay ito. Kasi imagine kung hindi mo... Tayo kasi wala tayong problema kasi si Rialyn, lagi nating nakakausap yan. Pero yung, paano yung ibang tao na hindi alam yung kwento, yung hindi alam yung kwento ni Cashane, baka maano rin sila, maloko. Kaya napakahalaga nitong advocacies na ginagawa natin. Yun po. Sir, Yan yung ginagawa natin makasundaluhan, no, sa Pipang Sir. Holistic tayo, ibig sabihin, tinatap natin ang ibang agency para matulungan, makapahingi tayo ng tulong, no, kung ano man ang dapat nating maging action sa mga ganitong klase na mga naabuso nga ng mga kabataan. Mukhang nawala po si Ma'am Mercy. Babalikan po natin dahil meron din po tayong mga katanungan para kay Ma'am Mercy. Ito muna, itatanong ko na muna ito kay Rialyn. Rialyn? Yes, ma'am. Yes. Hello, good morning ulit. Ano? Ito, Rialyn, may isang katanungan mula sa ating manonood. Ito ang kanyang naging tanong. Nakikita mo ba ang magiging kinabukasan mo mula ngayon bilang isang na-recruit na NPA sa murang edad at hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Ang nakikita ko ngayon, ma'am, basta magpatuloy lang ko sa pag-aaral kahit man sa nadaanan ko na hirap, na grabe yung napa-ano sa isip ko. Pero dahil sa mga tulong sa gobyerno, sa inyo, pagsikapan ko na kung ano man yung magiging kabukasan na ibigay ni Lord, yun po. Kung sakaling hindi ka pa, kung ngayon, no, ngayong taon,
kung hindi ka pa nakababa or nakabalik sa gobyerno, nakabalik dito sa baba? Nasaan ka ngayon? Kung nakita ko, ma'am, sa nakita ko, kung dun pa ako sa taas, yung nakita ko kung nagpatuloy pa ako dun sa taas, sigurado nagiging ano na ako dun, nagiging kasapi na talaga ako sa partido. Kasi yung inaantay nila, kasi yung kaalaman ko dun sa bundok, yung kaalaman ko dun sa organisasyon namin is pang partido na, kahit sa edad ko pa lang na 15. Kaya yung sabi nila, yung inaantay na lang na, natin, yung edad mo na lang, magiging magsampa ka na pag yung partido, pagdating mo ng ilang mga 1 year sa partido, isapi ka na naman namin sa mataas na ano doon, na angkop sa opisyal. Yun ang sabi ng commander namin. Kaya yun, na ano, kahit ngayon, nalaman ko ngayon, ma'am, yung kasimbata ko doon, yung pinsan ko doon, is nagiging official na din doon sa bundok. Yun ang kasabay ko. Kaya kung doon pa ako sa bundok, hindi ako yung narating ko ngayon na napag-aral ako, hindi ko marating doon sa bundok. Wala akong kabukasan doon sa bundok, kundi magiging official ako doon sa bundok na patuloy ko paglabanan yung gobyerno. Yes, and at the same time, siguro din really, no? Patuloy ka pa rin aabusugin kung... Yes, ma'am. Tapos yung ano, ma'am, yung doon talaga sa bundok, hindi mo maisip na magtagal ka doon, yung buhay mo, hindi mo alam kung safety ka ba doon, kasi sa lahat ng oras, pwede ka mamatay doon. Kasi hindi mo alam kung anong oras kayo susugurin ng kalaban mo. Lahat ng oras, parang anong ka, palagi kang gulat, kahit hindi man yung tao na dyan sa tabi mo, or kahoy lang yung puno lang yung nahulog, or sanga ng puno, yun lang nahulog, parang lagi ka ng gulat. Kasi yung lagi mo na lang naisip mo yung kalaban na gano'n na, parang andyan na yung halos lahat ng trauma sa tao dun sa NPA. Tapos talaga, imbis na gusto mo maganito ka, pero dahil dun, kasi mapaano ko lang sa mga tawa nun na wala talagang magandang kinabukasan dun sa bundok. Kahit man maging official ka man, walang magandang kinabukasan dun, mamamatay ka lang din na walang kamag-anak na makakaalam sa'yo din, hindi ka malibing na maayos. Yun po. Dalawa lang ang magiging kalalabasan. It's either magiging tataas ang iyong posisyon, magiging leader ka ng NPA, or the worst is maari kang mamatay at hindi na lamang maipaalam ano, sa iyong mga magulang, sa iyong mga kapamilya. So... Ayan, balikan po natin si, thank you Rialyn, ano, thank you. Balikan po natin si Ma'am Mercy Pacha. Ma'am Mercy Pacha. Hindi pa rin ata tayo naririnig ni Ma'am. Ma'am Mercy. Yan, balikan na lang po ulit natin si Ma'am dahil mukhang busy rin po si Ma'am. At really, ano, ito, anong pwede mong maging, yung maging mensahe o pwede mong maipahatid sa ating mga kabataan ngayon na nanonood sa atin, lalong-lalo na dahil ang mga viewers natin ngayon ay mula sa mga ROTC units. Ano yung magiging mensahe mo sa kanila if ever pakiramdam nila or napapansin nila na sila nga ay unti-unti nang nire-recruit? Unaware sila na sila pala ay nire-recruit dahil sabi mo ba nga kanina sa iyong ipinahagi ng kwento na naglalaro lamang ng basketball sa inyong barangay at hindi mo na malayan na ikaw pala ay na-recruit na at dinala na nga no, sa kabundukan. So ano yung magiging, ano yung pwede mong maipayo sa ating mga kabataan para hindi na nila maranasan ano kung yung mga masalimuot mo na naranasan sa loob ng Kilusan. Okay, ma'am. Yung mensahe ko lang po sa mga kabataan, lahat ng makapanood ng video na to, na sana na kung alam niyo na itong mga kaibigan niyo or sino yung nakasama niyo yung kinakausap na nakipag-usap sa inyo kay kahit sa loob ng eskwelahan, meron yung mga recruitment na ginagawa ng mga NPA, meron silang pinapadala nun. Kahit yung mga kachat mo,
Hindi mo alam na dahan-dahan ka na pala na kinakabit papunta na sa organisasyon nila. Yun ang iwasan natin. No? Kung alam mo na na mayroon ng mga ganung color na nakahalo sa buhay mo, huwag mo na ipatuloy. Kasi ano, lalo na nga, marami ngayong mga na-recruit na mga estudyante na nalinglang sa grupo dahil sa maganda na ng salita. Hindi tayo magpapadala kung ano may kaganda yung salita laban sa gobyerno. Ano? Kasi walang magandang ginagawa yung mga NPA. Kaya nga salot sila ng lipunan. Kasi dagdag sila pag ano. Kasi kung gusto nilang maayos yung ano ng mga tao, pero dagdag sila nakasira. Yun ang isipin natin. Kahit gaano man kasarap yung lumabas sa bibig nila, pero yung ginagawa nila ay labag sa sinasalita nila. Parang iba lang talaga. Maganda sila salita, pero yung gawa nila hindi. Ibang-iba sa salita nila din sa gawa. Yun ang isipin natin. Ano? Nauna pa lang natin nakilala yung isang tao, maganda yung mga sinasalita nila. Kahit ako. Kaya naano ko kasi maganda yung salita nila. Pinapangakuan ako paaralin. Kasi yun ang gusto ko. Kaya, kasi yung mga NPA, kasi yung iba, hindi ibig sabihin na NPA, yung NPA is naghahawak lang yun ng baril. Hindi yun lang, hindi sila iisang klase. Marami sila. Iba-iba yung klase nila. Merong naggalaw dito sa labas na walang hawak baril. Tapos yung meron naman naghawak ng baril dun sa bundok. Kaya hindi sila maano talaga na NPA. Yung tandaan natin, yung mga sinasalita nila kung laban na sa gobyerno. Meron din naman salita nila na parang hindi talaga natin matarget na, hindi natin maisip agad na laban na pala yun sa gobyerno din. Propaganda na pala nila dun, nila yun. Kaya tulad ko, hindi ko alam na laban na pala rin sa gobyerno yung ginagawa nila sa akin, kahit pag-aaral lang yun. Pero marami silang ano, kung ano yung magiging problema mo, ano yung problema mo sa buhay, una, tanungin ka nila kung anong problema mo. Siyempre, kasi once tayo yung may magka-problema tayo, gusto natin meron tayong palabasan. Pag makita mo sila na maganda yung patungo nila sa'yo, dun mag-open ka na sa kanya. Yun ang iwasan natin na kahit sino-sino na yung opinion natin, kung magiging kaibigan na nagkasi sila, maganda din sila makipagtungo ng tao, makipagsama, lalo na sa tulad natin ng mga kabataan. Lalo na natin mga kabataan, mabilis lang tayo makuha yung loob natin. Lalo na yung interest natin, yun ang tirahin. Kasi ako din yung interest ko pag-aral, yun ang pinaano nila sa akin, pinamulat na paaralin talaga ako. Yung iba naman, yung issue nila, lalo na yung iba-iba kasi yung problema yung tao. Kaya sila, marunong din sila makisama sa iba-iba din na mga ano ng tao, ibang-ibang problema. Kaya yun ang iwasan natin, ano, normal lang na magka-problema, normal na merong ano. Sa ano na dapat maging aware tayo kung ano yung ibang-ibang mga organisasyon na lumapit sa atin. Kahit gaano man ito kaganda, basta yung alam na natin ngayon, alam na ninyo ngayon kung ano yung mga patutunguhan once na magpapadala tayo sa mga salita nilang maganda, hindi tayo magpapadala kasi lahat naman talaga ng problema may solusyon. Sabi nila, hindi daw pag-aaral yung solusyon, yung paghawak ng baril. Yun ang iwasan natin. Ano, kahit man ano na problema, may solusyon ito. Kaya hindi tayo lalapit sa yung organisasyon ng NPA. Kahit man maraming mga organisasyon, alam na ninyo yun kung ano yung mga organisasyon na yun, nga iba-ibang pangalan, hindi tayo papasok nun. Kasi yung dadat na lang naman natin, yung pagiging NPA lang naman, yung pagiging masali tayo sa pag-rally, o hindi na although yung kusog, malakas yung rally, yung pagiging armado sa NPA na, dun na sa bundok, dun lang naman tayo papunta dun. Kahit ano na organisasyon, basta laban sa gobyerno, dun pa rin yung puntahan natin. Kaya hindi tayo mag-ano, kung ano man yung nagiging ano ninyo ngayon na parang nilapit-lapitan na kayo.
Ay, mukhang nagkaroon po ng technical problem po sa area po ni Rialyn. Mamaya po babalikan na lamang po natin siya kung sakaling makabalik po siya sa ating webinar. At na Ma'am Mercy? Mukhang wala na naman po ata si Ma'am Mercy. So sana makapanayam rin natin si Ma'am Mercy, ano, dahil gusto rin naman nating malaman kung ano yung mga ginagawang action ng Department of Social Welfare and Development regarding nga sa mga naging mga kabataan natin, ano, na naka-experience nga ng trauma, kung ano yung mga ginagawa nilang mga actions or para i-divert yung trauma ng mga kabataan natin para maging ano ulit sila, maging ma-experience nila ulit yung mga pagkakataon na pinagkait sa kanila nung nasa sila nga ay nasa loob ng kilusan. At the same time, kung ano yung mga edukasyon na ibinabahagi nila sa ating mga kabataan para nga mawala na, no? Though mananatili man magiging, kung sasabi pa nga nila, nagkasugat na, nagkalamat na, magiging na siyang andyan na yan sa tao, no? Nasa maiiwan na yan, palang magiging scar na yan sa buhay natin. Pero it doesn't mean na titigil tayo dyan na lang, hanggang dyan na lang yung buhay natin. Katulad nga ng kay Rialyn, sa mga narinig natin sa kanya, kahit masalimuot ang kanyang mga naging karanasan, eh gusto niya pa rin magpatuloy ng pag-aaral. At ngayon nga, ibinahagi sa kanya ngayon ito at nai-experience niya, nakakapag-aral na siya ng maayos. At yung totoo ng pag-aaral, ano, hindi yung biglaan na lang at the age of 13 years old is tinuruan siya na magtuli at magbunot ng ngipin, which is hindi, wala sa experience. Biruin mo, 13 years old na magbubunot, magtutuli, na wala man lang kaalam-alam, wala man lang medical experience. So, ayan, nagbalik na ba? Rialyn? Ayan, nagbalik na nga si Rialyn. Yes, ipagpapatuloy natin, ano, yung mensahe nga ni Rialyn, dahil napakaganda ng kanyang mensahe para sa ating, para sa kanyang mga kapwa kabataan. Yan, Rialyn, naririnig mo na ba kami? Naririnig mo ba kami? Babalik pa. Sir? Sir, baka gusto niyo pong pumasok. Sige, ipon ko ba yan? Unmute ko ba? Oh, dahil siguro nagkaroon ng brownout kina Rialyn, kaya inaayos pa po ng kanilang staff doon. At ayan po, no, i-welcome rin po natin, makakasama po natin dito ngayon sa studio ang aming Deputy Brigade Commander Colonel Rico Maro upang magbahagi naman ng kanyang insights at mensahe na din with regards nga sa ating topic ngayong umaga ito. Yes, thank you, Cynthia. At maraming salamat unang-una kay Attorney Balaes, Major Balaes ng 8th Infantry Division. Ganun na rin kay Ma'am Mercy na nandito sa amin natin ito. Nagkakaroon siya ng technical problem. But kanina nanonood naman ako. Ang may tatanong sana ako kay Ma'am Mercy regarding dun sa mga kabataan natin na ano to. Habang wala pa siya, yung sa akin lang, insight ko lang dyan eh. Ato eh, magpapasko na eh. Magpapasko na. Ano kaya naiisip ng mga kabataan? Tanongin ko siguro si, ano, si Rialyn. Kung nandito na siya. Rialyn, nandito ka na ba? Wala pa. Ang naiisip ko lang, ano kaya ang nararamdaman at naiisip ni Rialyn nung siya ay 13 years old at nandun siya sa
Bundok. Sinama yan. Southern Leyte ba yun? Southern Leyte, kasama ng mga ano to. Di niya ba naiisip yung pamilya niya? Di niya ba naiisip yung mga magulang niya? Kasi maalala ko, ang ganito nito ni Ria Lynn, nagkasakit yung nanay niya. Ganon din yung tatay niya na nandun na may sakit din pero hindi makaalis dahil pinagbabawalan. Pinagbabawalan itong grupo ng NPA dun sa lugar nila na paalisin. Yun na nga, parang nangyari, nakikita, nakikinig ako kanina sa kwento ni Ria Lynn. Ay nagkaroon ng inkwentro dun sa lugar nila dahil nandun yung NPA. Nagkakampo malapit dun sa bahay nila. Eh, hindi naman sila nagbahay na malapit sa kampo ng NPA. Yung NPA ang nagkampo dun sa malapit sa bahay nila. Eh normal na nagpapatrolya yung sundalo, nagkaroon ng inkwentro. Ngayon pinagdududahan sila ngayon. Pinagdududahan tapos sa pinagbantaan pa, napapatayin. Imamasaker yung buong pamilya. Ngayon para matubos yung sinasabing kasalanan ng pamilya, kinuha ngayon si Ria Lynn. So ginawa siyang pantubos. Tama ba yun, Ria Lynn? Mukhang hindi yata tama yun. Ngayon ano pa ang nararamdaman ni Ria Lynn? Tulad ngayon na malapit na yung Kapaskuhan. Nung panahon, yung unang Pasko na nandun ka, kasama nitong mga armadong grupo ng NPA. Ano bang nararamdaman mo? Ano bang gusto mo sana mangyari na hindi mo matupad? Nalulungkot ka ba? Naiyak ka ba doon na miss mo ba yung nanay mo? Ano? Nano sir, yung panahon na yun na magpasko na doon, kasi kahit magpasko doon sir, kahit na magkakaisa kami doon, wala pa rin turing na special na treatment sa mga magulang mo or sa anak mo, wala doon. Kahit pagtawag ng mama doon, sir, hindi, kahit man sa araw ng Pasko lang pagbigyan, hindi yun. Kahit ihag mo yung mga magulang mo, hindi yun dapat yung gawin sa bundok kasi yung turing lang talaga yung tawag mo kasama din, turing mo sa kanila kasama din. Parang wala ka talagang pamilya doon na yung turing doon. Kahit magpasko man, dapat nga Pasko, dapat magkaisa kayong pamilya kahit sa isang posting lang doon sa bundok. Hindi yan nila pinagbigyan, hindi yan nila... Hindi yan dapat paggawa nila doon sa amin. Kaya naiyak ako nung time na yung nakasanayan talaga sa mga tao na magkaisa yung pamilya, magkasaya sa isang bubong lang, hindi yun ginagawa nila doon. Yung ano lang, trabaho lang, maglakad lang, kung mayroon ang Pasko doon, kundi lang, pero hindi ka talaga maghalo-halo na, hindi ka talaga mag-ano ng grupo-grupo sa pamilya mo na kayo lang makasusap. Hindi nila pinapagawa yun sa amin. Eh, grabing ano nila eh. Grabing pag-aano nila sa mga mayroong pamilya doon sa bundok. Ikaw ba ay Katoliko? Kristiyano ka ba? Ano bang iglesia ni Kristo? Islam? Katoliko? Katoliko, sir. Iglipay? Katoliko. So, naniniwala ka sa Pasko, di ba? Yes, sir. O kaya, ito sa mga nanonood sa atin, particular dito sa mga kabataan, o kaya sa mga magulang, mga kapatid, na ano to. So, nakikita ninyo, makikita ninyo kung ano yung kinahihinat na ng isang kabataan, lalong-lalo na sa murang edad, pag na nakakapasok dito sa armadong grupo. So maganda, sabi nga ni Ria Lynn, matamis, manalita ang mga ito. Hindi mo alam na nagpo-propaganda, hindi mo alam na galit na yung tinatatak sa dibdib mo eh. Na ano to eh, hanggang sa bandang huli, no choice ka na, sasama ka na sa ngayon sa kanila. Sasabihin mo, hindi, aktivista lang ako, pero doon ang patutunguhan mo, inilalatag na yung daan mo sa ano to. Hanggang sa nandun ka na sa bundok, wala ka nang magagawa. Pero yun na nga, yung pamahalaan naman natin ay bukas. Bukas ang palad. Buong katawan ay inilalatag ng gobyerno para sa pagbabalik loob nitong mga kababayan natin na naligaw ng landas, lalong-lalo na yung mga kabataan, sabi nga ni Ria Lynn, meron pa siyang kinabukasan na nakikita para sa kanya. Tatapusin niya yung kanyang pag-aaral sa tulong ng pamahalaan, lahat ng ahensya ng pamahalaan, lahat ng members ng community. So, sana, Ria Lynn, ako ay saludo sa, ano to, sa tapang mo. Hindi biro. Yung aminin sa publiko na ikaw ay naghahasa, kahit pa sinong gumahasa sa iyo, hindi biro yun. At sa akin, ayoko sanang ulit-ulitin yan sa iyo eh. Ayokong banggitin yung term na yan. Pero kailangan dito sa programa na ito para mamulat yung mga kabataan natin. Yung mga hindi pa nare-recruit o kaya yung mga nasa proseso na nare-recruit na,
So at least mamulat kayo na ano to. So hanga ako sa tapang mo, Rialyn. Hanga ako sa tapang mo na humarap ka sa publiko sa webinar na ito. At alam ko, ikaw din ay sumasama sa mga komunidad na ano to, na nagpapaliwanag doon sa mga magulang at sa mga kabataan kung ano yung kinahinatnan mo, kung ano yung nagiging epekto. Yung sa akin lang, ang yun nga ang tinatanong ko sana sa DSWD kay Ma'am Mercy. Isa lang ito, si Rialyn, sa napakaraming kabataan na nalinlang at nare-recruit. Marami. Maraming kwento na ano to, hindi lang si Rialyn. Siguro sa mga susunod na episode nitong webinar, may mga magsasalita din. Ganon, yun ang common sa kanila, kabataan. Bakit kabataan? Ano bang meron sa isang 16 anyos, 13 anyos, 12 anyos? Bakit yun ang gustong-gusto na linlangin at recruitin ng NPA? Yun sana ang gusto kong ano to. Ang nakikita ko naman sa kalakang pananaw, sa malawak na pananaw, itong mga kabataan natin ito, sila Rialyn, ito yung magmamana sa atin. Ako ay mahigit 5 dekada na. Halos kasi edad ko na yung NPA. Mahigit 5 dekada na ako ang buhay ko. Sino yung magmamana? Magmamana ng ari-arian ko na naipundar yung anak ko. Pero sino ang magmamana sa atin, ng bansa natin? Sino magmamana sa komunidad natin? Yung mga naipundar natin bilang isang Pilipino, bilang isang bayang Pilipino. Ito, yung mga kabataan na ito, sila Rialyn. Pero ano ang mangyayari kung yung mga kabataan natin na magmamana sa atin, na mga naipundar natin, na mga pinaghirapan natin, ay walang nasa isip kung hindi puros bayolente, puros away, patay. Diba? Ano ang mangyayari sa bansa natin kung mga kabataan natin na-recruit nitong NPA nito at hindi nakatapos sa pag-aaral? So yun lamang ang isipin natin. Hindi ba ito ay isang form ng sabotahe? Sabotahe ito ng bansa. Dinadahan-dahan tayo parang kanser. Dinadahan-dahan tayong pinapatay. Dinadahan-dahan tinutusok yung katawan ng buong masang Pilipino, ng buong bayan Pilipino sa iba't ibang bahagi. At isa lang, itong kabataan. Wala nang kabataan na magmamana, walang katotohanan na yung sinasabi nyo si Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ano pang pag-asa mo? So yun, ang, yun lamang ang nakikinita ko dito. Ito ay isang sabotahe nitong CPP, NPA, NDF sa bansa natin. Bilang isang bansa, wala na tayong asan. Killed na tayo. Pag namatay si Colonel Amaro at yung mga kaedad niya, pag namatay yung mga sumusunod kay Colonel Amaro, wala nang magmamana. Wala nang magiging sundalo. Lahat yan NPA. So NPA na tayo. Sabi nga, New People's Army. Pero anong mangyayari sa bansa natin? Bansa na nakabase sa paniniwala, paniniwalang bayolente. Diba? So yun lang natin, yun lang pag-isipan natin. Pangalawa, panahon ngayon ng Pasko. Panahon ng Kapaskuhan. Panahon ng pamilya. Panahon ng pagmamahal, panahon ng pagbibigayan, panahon ng pagpapatawad. Sabi nga ni Rialyn, meron pa rin po akong pag-asa na nakikita para sa buhay ko. Ganon din yung mga kabataan na na-recruit ng NPA. Ganon din yung hindi na kabataan. Ganon din yung mga na-recruit sa nasa edad na, nasa legal na edad na. For that matter, itong mga armado. So marami sa kanila ang nag-iisip na sumurender at magbalik loob na sa gobyerno at mamuhay ng tahimik sa kanilang pamayanan kasama ng kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Pero napipigilan sila ng agam-agam na baka patayin sila ng sundalo. Hindi po totoo yun. Si Rialyn na rin nagsabi, yan ay napakalaking propaganda ng NPA para dun sa mga kasamahan nila para hindi mag-surrender. Pangalawang agam-agam ay hindi na sila tatanggapin ng komunidad nila. Yun ang iniisip nila. Anong babalikan ko? Anong komunidad ang babalikan ko? May marka na ako, NPA. Lalong-lalo na doon sa mga komunidad na nagkaroon ng eksperyensya
ng karahasan ng NPA. Talagang itatakwil sila doon. Yun ang iniisip nila. Pero ipakita natin sa kanila na sila ay tinatanggap natin. Sila ay buong puso natin tinatanggap at naiintindihan natin na yung pagiging miyembro nila ng NPA ay isang napakalaking pagkakamali lamang na hindi nila kagustuhan yun. Yun ay bunga ng propaganda sa kagustuhan nila na makamit, na makatapos sila ng pag-aaral at pinangakuan sila na mag-aaral ka, magiging doktor ka. Yun nga, tinuruan sila mag-acupuncture, tinuruan sila ng acupressure. So hanggang doon na lang. Pero hindi yun yung pangarap ni Realine. Hindi yun ang pangarap ng mga kabataan na pinangakuan nila. So tulungan natin, yung gobyerno ay nagsasama-sama na para maibigay kung ano man yung kaukulang servisyo, anong kaukulang tulong para bumalik sila sa na maayos sa kanilang mga pamayanan. Tayo naman, sa pamayanan natin, tanggapin natin sila. Gawin nating maluwag. Gawin nating masaya ang kanilang pagbabalik sa atin. Kung ano man yung kasalanan na nagawa ng grupo nila, patawarin natin yun. Dahil sila ay nalinlang lamang. So tulungan natin sila. So yun lamang po ang aking mensahe dito. Sana makahabol po sa ano natin si Ma'am Mercy. Kanina sinabi ni Attorney Balaez kung ano yung mga basehan, bakit na sabi natin na illegal. Sabi natin na bawal ang mag-recruit sa kabataan. Nabanggit niya yung mga batas. Kasama yung 9851 o kaya yung IHNO. Yung localized na batas sa Pilipinas pertaining to adherence o kaya punishment sa pag-violate ng international humanitarian. Ganon din yung violation din ng human rights. Karapatan ng isang bata. Sabi nga, ang bata ay may karapatan para maglaro, maging masaya, makapag-aral, at hindi maging subject sa anumang threat o anumang pagbabanta. Pero yun nga, ganito, nakakalungkot yung mga nangyayari. But tulungan natin sila. Panahon ng Kapaskuhan, yun lamang ang panawagan namin. Yung panahon ng pagbibigayan, pagpapatawad, at pagtanggap ay ngayon yun. Extend natin. Tulungan natin na makarating sa kanila yung panawagan natin. Bumalik na kayo. Hindi totoo yung propaganda sa inyo. Propaganda nga. Kaya sinabing propaganda. Kasinungaling. Yes, sir. Maraming salamat, Colonel Amaro, sir. Napakalalim po na inyong mensahe. Ano? Hindi lamang po para kay Realine, kundi pati na rin po sa mga kabataan na hanggang ngayon po sinusulong pa rin, no, itong balik pagkikibakan. So sir, bago nga natin opisyal na tapusin itong ating webinar, no, hingin rin po natin ang mensahe po mula naman po kay Major Balaez. Ito po si Major Balaez. Palagi po nating nakaasama kayo. Maraming salamat po, sir. Sa inyo pong walang sawang pagsama, no? Pagpapaunlak sa aming imbitasyon, sir. Lalong-lalo na kung mga ganitong usapan po, ang ganitong topic po ang ating pinag-uusapan. Good morning po. Good morning kayo, sir, Deputy Brigade Commander, at sa mga nanonood. Dalawa lang po ang aking pakiusap as an ending message. Una po, yung mga kabataan, sana matuto tayo, no, sa mga istorya ng mga totoong tao. Totoong tao itong mga former rebels na nagsasabi na kung ano ang mga experience nila. Hindi ho ito haka-haka or hindi ho ito propaganda or hindi ho ito gawa-gawa ng inyong kasundaluhan. Totoong tao po ang nagkikwento. Andyan po sila. Sila Kashin, yung mga video kanina na plinay ko. Totoo po ang kanilang mga naranasan. Ibig sabihin, totoo po na mayroong recruitment of children into an armed conflict. Pangalawa, yung huli kong mensahe naman, para po sa ating mga NPA na nandyan pa sa taas, alam kong may mga paniniwala kayo, pero wag na po natin isali yung mga bata na wala pang kamuang-muang sa mundo, na sana ay nag-i-enjoy sila sa buhay or nag-aaral. Huwag natin idamay sa mga ideolohiya or kaguluhan ninyo. So ang pakiusap ko po sa kanila, huwag na po kayong mag-recruit po ng mga bata. At saka, mayroon pa pala akong idagdag, sana po ay
sumuko na po kayo para matapos na po itong kaguluhan dito sa bansa natin. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Major Ryan Balaez, sa Staff Judge Advocate ng 8th Infantry Division. Sir, sana po sa mga susunod po namin na mga webinar is makasama pa rin po namin kayo, sir. No, hindi rin po kayo magsawa, sir, na samahan kami at magbahagi rin po ng inyong mga kaalaman po. At hingin rin po natin, no, sa side naman po ni Rialyn, balikan po natin si Rialyn. Ang kanya naman pong panawagan, Rialyn, kiniimo ning panawagan na, no, para sa mga kabatangunan o mga ginikanan aron dili na sila maparyas ma-experience, dili na nila ma-experience kung unsa imong mga naagihan sud sa samakan. Ang mga panawagan na sa mga ginikanan, sana bantayan natin yung mga mga anak ninyo, din subaybayan ninyo kahit man malaki na sila. Subaybayan pa rin yung mga ginagawa nila. Hindi man sa ibig sabihin na magiging stricto. Yung ano na ito, subaybayan na ito kung ano na yung mga grupo na sinalihan nila, kung sino na yung mga nagiging barkada nila na sinalihan. Kasi doon mag-uumpisa yung pag-recruit ng mga NPA. Tapos sa mga anak naman, sa mga kabataan, sana maging masunurin tayo sa mga magulang or din sa mga magandang mga payo ng mga magulang natin na alam natin na doon tayo may kinabukasan. Din hindi tayo mag-ano no na basta-basta lang tayo, basta-basta lang tayo papasok or mag-ano ng mga tao, mag-welcome ng mga tao na hindi natin kilala. Tulad ko, example sa akin na hindi ko kilala yung mga tao na yun pero nagtanggap ako. Tumanggap ako. Kaya noon magiging lesson learned ito yan sa mga tao na nanood ngayon na sana magiging matuto tayo kung sino yung mga kinaharap natin, kung ano yung tama na mga desisyon natin. Kasi yung mga kabataan, mabilis magdesisyon, mabilis magbago-bago yung desisyon. Kaya doon tayo maging ano-ano na maging mature tayo na mga kabataan sa mga sitwasyon, sa mga pangyayari sa kapaligiran natin. Kaya hindi tayo magpakabulag, magpakabingi sa mga nangyari ngayon. Kasi sabi ng mga NPA, yung mga salita na andito ngayon, yung example ngayon, dapat ipapaano lang daw natin sa isang talinga. Hindi natin ipaano sa dito. Yun ang sabi nila. Pag sa about gobyerno na yung pag-usapan, kaya hindi tayo maniwala sa ganun ano. Dapat mag-isip tayo kung asan yung kinabukasan natin, asan yung pangarap natin makukuha natin na para talaga sa atin. Kaya sana magiging ano na tayo ngayon, kung sino may yung nalapit-lapitan na hindi pa huli na lalayo kayo. Kasi ako nga nakapasok na kaya ko pa yun iniiwan. Ano pa kaya kayo na nilapitan pa lang? Kaya walang rason para malinlang pa kayo. Kasi hindi lang isang bisis to na nangyari na nagsalita kami ng mga FR. Marami kaming nagsasalita para matulungan kayong lahat na hindi na kayo makaano ng rason para makasabi kayo na hindi nyo alam kung ano sila klase o ano silang grupo. Marami na kayong alam kung ano yung mangyayari sa inyo pag pumunta kayo doon, magpasakop kayo sa kanila. Marami kayong alam na. Kaya sana itatak nyo sa puso at isip ninyo na dapat hindi kayo madala sa kanila. Kung ano man yun, nag-aaral man kayo o nagtatrabaho, yun ang tutukan ninyo. Pag-aaral din pagtrabaho. Sa mga anak, lalo sa mga magulang na yung mga magulang natin, mga magulang ninyo na nagsikap sa trabaho para maabot yung pangarap ninyo, maano yung mga gusto ninyo, sana hindi natin yan kalimutan yung pagsakripisyo ng mga magulang natin para makapag-aral tayo ng maayos. Ano, para maano yung mga gamit natin. Sana hindi natin baliwalain kung ano man yung pagsisikap nila para makapag-aral kayo. Kaya yun, dapat ma-appreciate ninyo kung ano man yung paghihirap ng mga magulang ninyo. Kaya yun lang po. Yun lang po, ma'am, sir. Yan, maraming salamat, Rialyn, ano? At sana nga yung panawagan mo para sa mga kabataan at sa mga magulang ibakarating sa kanila. At maintindihan nila, ma-internalize nila kung ano ang iyong nais na iparating. At ayan po, huli pong magbibigay ng parting message po bago po natin tapusin itong aming webinar, aming pong Deputy Brigade Commander Colonel Aman. Hindi mahaba itong mensahe ko. Para ito sa mga magulang, sa mga kabataan na rin. So, ikot ko lang
yung sinabi ng isang party list representative. So party list, congresswoman. I told, hindi ninyo pag-aari ang mga anak ninyo. Dumaan lang yan sa inyo. So yun po ang pag-iisipan natin. Yung panahon ng Kapaskuhan, panahon ng pamilya, panahon ng anak, at panahon ng mga magulang, panahon ng mga magkakapatid. So hindi sa inyo ang anak ninyo. Dumaan lang yan sa inyo. So maraming salamat po at advance Merry Christmas ating lahat. And napakalalim ng mensahe ni Colonel Amaro. Sana makarating ito sa ating mga kabataan, sa ating mga magulang. At ayan po, dito po natin opisyal na tatapusin itong aming pang 76 nga na episode ng aming webinar. Maraming salamat po muli sa lahat po ng mga nakasama natin ngayon, kay Major Balaes, kay Ria Lynn, at kay Ma'am Mercy Pacha. Sa susunod po sana, ma'am, makapanayam na rin po namin kayo para marinig naman po natin ang side ng Department of Social Welfare and Development. Muli, maraming salamat po, Colonel Amaro, sir, at sa lahat ng mga, yes sir, at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Ipatuloy po nating panoorin, ano, at ibahagi po itong aming webinar para po makapagbigay tayo ng impormasyon sa iba pa nating mga kababayan. Sa ngalan po ng aming Brigade Commander, Colonel Noel Ibistura, ako po si Private Cynthia Bindio. At magandang umaga po sa atin. Ang pulang kapag nakita nila at nasiguradong lumaki na maayos at disiplinado ang kanyang mga anak. Subalit, may isang ina na nangungulila sa kanyang anak. Dahil sa pagkakamaling kailanman, mahirap nang mabawi. Narito ang kwento at panawagan na nangungulilang ina. Pagay si Helenoy Bunga, taga Sityo Sagkan, Barangay Mahawan, Kanang Galiti, kinabuhi sa diha pa ko. Nga grabe kayo ang kalisod. Dili ko makatuog o sigilag lakaw-lakaw. Dili hapit makakaon. Dili paborable sa ako una-una. Tas nangita yung kong pamagi nga maka ingkawas ko diha ng lugaraha. Wa na ko diha. Nangadag ko ang ako mga anak. Diri sa ako nanay, wa ko kalibutan nga ang ako mga anak gi-recruit dahil sa ilang amahan. Tapos hasta karon ang usa, babay, tuwa pangadto. Ako anak nga si Rialinoybo nga dapat muli na jud siya kay way kasiguraduhan ang kinabuhi, way kasiguraduhan ang kaugmaon. Kung naalang kadiha pirmamente, napay panahon. Bata ka pa. Pila na ka Pasko, pila na ka birthday nga. Sakit yung pirmamente abuhan. Pagkunahuna ko sa imo nga, yung anak ka. Day, gusto na ako nga, magkauban ta karon nga, umaabot nga Pasko kuhon. Kay lisod kayo ning, pamilya nga ugani ko kay bawo nimo unsang imong kahimtang diha. Day, uli na nga ri day aron magkaiusa ta para imo sad ma ilhan og unsa ang imong pamilya. Ako gipanawagan sa ako mga kauban sa una. Makakita mo aning ako, panawagan karon, sigurado ko nga nakailadyod mo sa ako. Wa mo ikaugmaon. Inyong pamilya nagbuhat sa inyo kung kanus amo mo baba. Para rapot ni sa inyo ang akong istorya sa inyo. Tunghayan natin ang kwento ng dating nalinlang ng maling ideolohiyang ipinaglalaban ng teroristang grupo na CPP, NPA, NDF na ngayon ay nagbalik loob sa gobyerno at dahan-dahang nakabangon sa panibagong pamumuhay. Narito ang kwento ng isang ilaw ng tahanan. Ako si Jemilin J. Aluba, known as Kapit, dating kasapi ng CPP, NPA, sa lugar ng Southern Leyte,
naging kasabi ako ng Front Committee. At talagang dati, dito ako sa Northern Leyte na natibo. Kasi recruit ako ni Ate Maya. Before ko na kaakyat dito sa mundo, galing malandaan sa hanay sa among barrio, is notado na yun nga na agrimus na rin ng itong barrio. At isa na akong papa, usa ka liderato din sa among barangay na sakop sa DOP. So, ang pinakasakit na yun akong experience dito sa sulod, ang mga nakataas lang na posisyon mo ay nakabenepisyo. Ganun mo kayo naman po, kaya ang mga normal o ang mga refighter na nasa ubos na list o mga kagamitan, nag-buslot ang mga chinilas, nag-buslot ang mga krul, ang ilang mga kamisa chino, low-end case ka nang samantalang, ang mga nakataas, nga nung mga nindot mga isilang mga gamit. Joy, kung asa man kakaroon, kung makabatay ka man niya ako mensahe, isan, may muna itong guba ng kita itong pamilya no, kaya siyempre ikaw, aduna na sila yung pamilya, ako na nasa kulay yung pamilya. Gusto lang ako nga, mahita mo nga, sa punta, alamdaman ng imong kauna, sa pinakatuig na niyong gigahin diha sa karihukan. Kawa may bisan ang punta, mamin mo sa atong mga anak, wala kang kayo gikatabang na para makatapos kung nga sa pag-espila. May panahon pa, Joy, na magpuli ka no, sa sabatan sa atong balaon. Unta, ikaw ba't pamanin mo ang atong mga anak, sa pila na lang mahigayon. Kay balo ko, may idad-idad nang ta, unta, makawitness ka nga, makagraduate, unta sila no, kay karong 2023, sabay nga mo graduate ang inyong mga anak sa college. Unta, maka-escort ka, maka-uwi ka, para pasanok ka pa sa inyong mga anak na maminyo or magkado natay ako na magpuyo tang malinaon na kanang fun. Anang nikman ta dato, at least ikaw ba ng pamilya buo na pinakaroon ko kami ang Pasko. Unta, sa dili pa man makamukunta ang Pasko, di pa mag-end ang 2022, dapat muli ka na, Joy, para sa ato mga anak. Pakita mo, no, dito sa sulod, sayon ko nga, dili din mo pasakitan sa gobyerno, alalayan din mo sa gobyerno na ang Ibusikan Brigade, na ang 93rd IB, na ang 14th IB, o si Kinsaman ng mga tao nga, para sa inyo, mas gaan na dito mumuduol para makababa, pinakamaayog yun, na magbaba ka na, Joy, para sa imong mga anak. Ang pinakamaayog sigurong regalo, no, sa inyong mga anak. Basta sa tanang mga nanay din ha, ang pag-uban siguro ninyo sa adlaw sa Kapaskuhan. Pag-inay, pinakanindot na regalo, mga siguro, wala ninyo maihatag. At least sa inyong pagbaba sa adlaw, sa karong sa buwan sa Kapaskuhan sa Disyembre, ikauban na ninyo ang inyong pamilya. Sa iyo na lang po, adunay daghang programa ang gobyerno para sa mga former rebels na makapagsimula sa panginabuhi na malinaw nung bagong kinabuhi. Panawagan ako sa mga natitirang members ng teroristang CPP and PANDF, huwag na kayong magpapakahirap dyan sa bundok. No? Samantalahin nyo ang pagkakataon na ang inyong gobyerno ay handang tumulong sa inyo, sa inyong pagbabagong buhay. Huwag nyo nang hintayin na may masama pang mangyayari sa inyo, no? Dahil kaisa na natin ang ating mga kababayan na matapos na itong local communist movement. Umaba na kayo. Maghintay ang inyong mga pamilya na makasama kayo, lalong-lalo lang at lumalapit na ang Kapaskuhan. Hanap pag-ibig mo, at kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Lagi kang paglingkuran ang lahat.
maya mo'y papantayan, Pilipinas kong hirang. Ang bayan mo'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong gagambanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap.